Palod po. Nene, si Sarsan daw kaning ano, paludan. Ano yung malubat na niya? Promo, 99 dito. Sarsan kaning paludan. Ikaw kitita mo. Dito po. May padoon-doon ka pa eh. Kala ko po yan doon. Ay, dating doon. Ngayon, ngayon yan dito na. 2, 7, 8, 9, 9, 7, 5, 99 ano po? Opo. Okay na po. Grano po. Grano po. Sa liwanag. Nagsabi ng boses na walang naungaw sa aming utak, Papa Dudut. Mamaya po na yung bumaling si Papa sa akin at hindi makakalim ang pangalong naman. Hindi tayo magigit ang naman ang sipa sa kanya. Ang sabi pa ni Papa. Pagkatapos ay bumaling ulit siya sa multo. Kapag nakipaglaro kami ng sipa sa iyo, titigilan mo na kami ha? At pupunta ka na sa liwanag, tanong niya rito. Tumango lamang ang batang naaagas bilang tuto.
Sige, makikipaglaro kami ng anak ko sa'yo. Saan mo gusto maglaro? Halika pa ni Baka. Pero biglang nawala ang multo. Nang pagpasyon ito ang kaming buwaba mula sa papake at sa bade ay nagulat kaming daro na ang batang multo. Maglaro na tayo. Wika ng boses na umakilingaw nga ako sa ulo. Kasi yan sa 200. Sa puntong yun, Papa Dudot ay nag-decide na kami ni Papa na makipaglaro na sa ganda ng sipa. Aminin ko naging masaya ang banding namin ni Papa dahil doon. Napansin rin, sa batang mundo na kasiya siya kapag nakikipaglaro kami sa kanya ng sipa. At dahil sa gusto namin matahimik na roon ang mundo, ay kata namin manalo ito sa sipa. Lalo ka na. Ano kasi ka ba? Tanong ni Papa sa mundong kaharap namin. Opo, masaya-masaya. Salamat at nakipaglaro kayo sa amin. Nakikita ko na ulit ang liwanag. Dito ng buses ng maalagang malayo-layo na to. Nakili naman na ang itong bakal na malamang nakikipaglaro sa amin. Tungkol ka na pati. Sige na, lumunta ka na sa liwanag. Hintay na sa iyo ang Diyos. Pagkatapos ni Papa. Thank you.